Hello, Timose! We are very blessed now dahil sa YouTube. Kaya naman gusto ko rin i-share sa inyo ang mga nalalaman ko about this platform. Gagawin ko itong isa sa mga mission ko sa buhay, ang magturo sa inyo kung paano maging YouTuber. Dahil I believe that YouTube can make dreams come true and it can also be an alternative source of income. Pwede talaga itong sagot sa kahirapan dito sa bansa natin. Okay, sa video na to, meron tayong 6 topics na pag-uusapan. Number 1, paano maging YouTuber? Ibibigay ko sa inyo ang very easy step-by-step guide. Number 2, ano ang gagamiting camera, microphone, at video editing software? Number 3, anong klaseng videos ang pwede niyong gawin? Number 4, saan makakakuha ng libreng music? Yung songs na walang copyright. Number 5, i-share ko rin sa inyo ang mga pinakasikat na sound effects na ginagamit ng mga YouTubers. Number 6, magbibigay rin ako ng recap kung paano kumita sa YouTube. Okay, let's start! Paano ba maging YouTuber? Magsimula tayo sa basic steps. Step 1, ask yourself, bakit ba gusto mong maging YouTuber? Ano ba ang mga goals at objectives mo? Gusto mo bang sumikat? Gusto mo bang maging isang singer, dancer, actress, actor, etc.? O gusto mo bang i-share ang mga advocacies mo sa buhay? Gusto mo bang kumita lang ng pera? Kasi kung pera lang ang habol mo, may hirapan ka along the way, I'm telling you. You have to put your heart and soul into this. Kapag nakapag-decide ka na, let's go to step 2. Ang step 2 ay gumawa ng Google or Gmail account. Pumunta sa gmail.com, i-click ang create an account, and then i-fill out ang mga boxes na yan. Step 3, log in sa YouTube. Mag-log in sa YouTube gamit ang account na ginawa mo sa Google or Gmail. Isa lang kasi ang may-ari ng Google at YouTube. Kaya naman, you can use the same account. Step 4, you have to decide what kind of contents you will make. Isipin mong mabuti kung anong klaseng videos ang gagawin mo. Sige, bibigyan ko kayo ng mga ideas. Number 1, pwedeng vlog. Number 2, pwedeng product reviews. Number 3, pwede rin couple vlogs kasama ng girlfriend, boyfriend, o asawa mo. Number 4, pwede rin tutorial videos. Number 5, pwede rin gaming videos. Number 6, pwedeng comedy or skit videos. Number 7, pwedeng reaction videos, kung saan magre-react ka sa videos ng iba. Number 8, pwedeng fashion videos or makeup videos. Number 9, pwedeng haul videos. Number 10, pwedeng educational videos, kung saan magtuturo ka. Number 11, pwede yung mga unboxing videos. Number 12, sikat din ang pranks. 13, pwedeng videos about your animals or pets. 14, pwedeng mga celebrity gossips, mga chismis, at mga showbiz stuff. Number 15, pwedeng parodies. 17, pwedeng self-improvement videos. Kunwari, how to stay healthy. Mga ganun. Number 17, pwedeng covers ng mga kanta, of course. 18, pwedeng cooking videos. At marami pang iba. Step 5, gagawa ka na ng videos. So ano ang gagamitin mong camera, microphone, at video editing software? Pag-usapan natin ang camera.
pwedeng DSLR o kahit anong camera dyan. Even cellphones are okay. Sa case ko, cellphone lang ang gamit namin ni Mrs. dahil nabibigatan siya sa DSLR. In fact, lumang cellphone ang gamit ko. Ito, iPhone 6S. Ito po yun. So lahat ng videos namin dito sa channel ay kuha gamit ang cellphone na to. Now, let's talk about microphones. Maraming mga good quality microphones na pwedeng gamitin. For example, yung Boya microphone. Sa case ko naman, kung napapansin ninyo, matipid yung style ko dahil mic lang ng cellphone ko ang ginagamit ko. Or, ito, yung mic ng headset. Okay, bibigyan ko kayo ng mga situations. For example, sa mga introduction ko dito sa channel namin, ito lang ginagamit ko. So, nilalapit ko lang yung sarili ko sa cellphone. That's it. Ito na yung mic mismo. Situation 2. Kapag nag-i-interview naman ako, ito yung ginagamit ko. Diba, ginaganyan ko yung phone ko. Kumusta na ho kayo? Nga ganyan. So, pwedeng microphone. Situation 3. Kapag gumagawa naman kami ng mga masela na social experiments, ginagamit ko yung headset ko, yung mic dito sa headset. So, pinapasok ko yung headset ko dito, and then, nakaganyan yan dyan. So, hindi ko siya kailangan hawakan. Pag-usapan naman ho natin ang video editor o video editing softwares. Sa case ko, ang gamit ko ay Corel Video Studio, kaso lang hindi siya libre. Pero don't worry, kasi maraming softwares and applications dyan sa cellphones ninyo na libre. And yes, pwede kang mag-edit ng video gamit lang ang cellphone mo o PC. So ito na po ang mga libreng video editing applications na pwede niyong gamitin sa cellphones ninyo. Pwede yung KineMaster, Video Show, Vlogstar, Power Editor, Filmigo Video Maker, iMovie, Quick, at Horizon. Ito naman ang mga libreng video editing softwares sa computer, sa personal computer. Pwede yung HitFilm Express, iMovie sa Mac, Blender, Lightworks, Shotcut, DaVinci Resolve, at OpenShot. Okay guys, let's talk about music. Question, saan makakakuha ng free music o yung mga songs na walang copyright? Mag-login sa YouTube account ninyo, and then sa Creator Studio, hanapin ang Create, and then click. Nandito lahat ng free music at sound effects na pwede niyong i-download ng libre. And that's it! You are now ready to become a YouTuber. Panoorin niyo rin po ang tutorial video na ginawa ko entitled Paano Kumita sa YouTube para malaman ninyo kung paano ma-monetize ang mga videos ninyo o paano lagyan ng advertisements, mga ads, ang videos ninyo. Okay, bibigyan ko kayo ng recap sa video na yon. Number 1, kung gusto ninyong kumita sa YouTube, you have to sign up sa Google AdSense. Ang Google AdSense po ang nagbabayad sa mga YouTubers buwan-buwan. And bago mo kayo kumita sa YouTube, merong dalawang requirements. Number 1, you should have at least 1,000 subscribers. And number 2, you should have at least 4,000 hours watch time. Kung meron po kayong questions, just ask me dyan sa comment section. Good luck sa inyong lahat! And magkita-kita ho tayo dito sa YouTube community. God bless all of you. Thank you guys! Ito na po ang special shoutout from Instagram. Shoutout to Gino Tamagos. Maraming salamat sa panonood ng videos namin kasama ng girlfriend mo. Thank you very much sa inyong dalawa. Thank you po. Shout out to Mary Chris Sanchez Cabradilla. Yes, maraming salamat Mary Chris and God bless. Shout out din to Rosalie Reyes from Qatar.
Welcome to Team Jose, Miss Rosalie, and maraming salamat din sa inyo. Shout out to Jolo Vito. Yes, let us all support his YouTube channel. Suportahan din ho natin lahat ng mga baguhang Pinoy YouTubers. Shout out to Ria Eve Lastimosa Cabugwason. Ria, thank you very much for supporting us. Shout out to Iana Claire. Suportahan ho natin ang kanyang channel. And Team Jose, hanapin nyo rin si Iana Claire sa TV show na The General's Daughter. Thank you, Iana. At para naman sa suggestions, shout out to De La Cruz RJ. Ang sabi niya, part 2 po ng Humingi ng Piso. Pwedeng-pwede to soon. Thank you. Thank you, RJ. Shout out din to CZD. CZD. Sabi niya, makipag-handshake sa mga pulube at bigyan ng isang 100 pesos. O, parang politiko lang. Sige, pag-iisipan namin to. Shout out to Black Hope. Magtinda ng sampagita o kahit anong bulaklak. Then pag may bumili, bigyan ng reward. Very nice concept. Thank you po. Shout out din kay Eko Kasanga. Or Kasanga. Magpanggap na bulag tapos magtanong ng daan. Tingnan po natin kung tama o mali ituturo nila. Wow, thank you Eko. Shout out to Jude Renzo Osenia. Ang suggestion niya ay obstacle challenge sa mga pulube. Oh, parang masaya to. Thank you very much, Jude. Shout out din kay Mr. Scarlet Shadow. Pera o kahon game. May pagkakapareho to sa pera o arenola o pera o balde. But it is good. Thank you very much. Team Jose, we are open for collaboration. Yes, gustong-gusto ho namin makipag-collaborate sa inyo, especially sa mga baguhang YouTubers. Kung gusto nyo ho makipag-collaborate sa amin, i-email nyo ho kami ng konsepto, idea, o tema na gusto ninyong gawin natin doon sa video. Maraming salamat po sa lahat na nagpa-special shoutout. Magkita-kita ho tayo sa susunod na video. Guys, God bless all of you. Thank you!